Alam naman mismo halos ng tao na kung anong pangarap ko, nang hindi dito lang dapat ako. I really appreciate what I have it already, and I embrace it and I love it. Ibig sabihin, meron pa akong isang bagay na hindi ko pa na natutupad sa sarili ko, at yun din ang katuparan na gusto ng aking mga magulang at mga kapatid ko. Ipag-pray nyo na lang ako. ako kasi yung pangarap ko, yung parang wala na sa akin, yung pangarap ko na lang para sa anak ko at sa pamilya. Maging ano yun, pangarap ko na rin sa asawa ko. Oh, of course naman siya. Hello, my love. Hi, Gina. Mahirap po ba maging single dad? Ayun. Okay, para po sa akin, masasabi nating mahirap kasi wala kang katuwang sa mundo, wala kang katuwang sa pagtaguyod sa anak mo, especially kagaya ko, single dad. Pero the point na mahirap sa salita. Pero kung may paninindigan ka naman at kaya mong itaguyod yung sarili mo o yung pamilya mo o yung anak mo, the way na gusto, magandang paraan. So that's why, madali lang siya. Mahirap kasi broken family kayo. Pero hindi mahirap, mahirap sa salitang mahirap. Kasi kaya mo naman eh, kaya ko naman eh as a single dad. Kaya nga ako nag-abroad, diba? Siguro mahirap. Mahirap para sa pangarap ng iba na kung saan nagiging masaya ka pagdating ng araw kasi yun talaga yung pangarap mo. Kasi pangarap mo yan sa mga anak ninyo. Napakahirap kayo. Kaya andito kayo sa akin. Kasi anak mo hindi lang isa. Siyempre kasi may asawa ka, magkakaroon ka na. Hopeful. Excited ako. Takot ka po ba sa kamatayan mo? Hindi ako natatakot. Kung if I will die now, siguro tatanggapin ko yon kasi yon ang katuparan ng Diyos. Kung namatay man ako na too much pain, siguro kasi lahat naman nagpupunta doon eh. Oras lang talaga. Hindi ako takot, kundi magiging masaya ako na kailangan kong dapat... Paano ka magiging masaya kung patay ka na? Hindi. It's not the fear, the spirit. Hindi yung ano. Ang mamamatay is katawan mo lang. Katawan lang, pero yung spirit mo talaga, yun lang talaga. Kasi, kung, at least, correct. Nakita mo sa sarili mo dito sa mundong ibabaw na siguro nagawa ko naman na lahat. Kaya siguro, basta nakonood lang tayo. Yes, masaya pa naman. Kaya nga naniniwala siya na life after death. Uh-oh. Merong life after death. Oo. So, yun yung follow-up. Masayahin na. Kailangan dapat maging masaya sa buo. Yes, habang nabubuhay. Yes. Motto in life. Ang motto ko ba? Ano motto? Ibig sabihin yung kasabihan mo sa buhay mo. Mm-hmm. Sa akin kasi, ang kasabihan ko sa buhay ko, when you strong, you be strong. Parang ganun. Yung pag matatag ka, forever ka magiging matatag. Parang ganon. Kasi habang nabubuhay ka, may pag-asa. Gaya nga na sinasabi nila, di ba? Pero yung motto ko talaga is, when you're strong, you're always be strong. O ikaw, anong motto mo? Anong motto mo? Hindi ko alam. Kasabihan. What I mean is kasabihan mo sa buhay mo. Yung bang, meron ka syempre yung kasabihan. Yung pinangahawakan mo kung bakit hanggang ngayon, you are still standing in front of them. Second question. Matagal na itong motto ko. Isa siyang kanta. I believe I can fly. Diba? Ano to be? Ikaw na. Yes. Host lang po ako, huwag niyo ako. Hostess. Bilang
member. bilang isang member ng LGBT, ano papayo mo sa katulad mong ano to? Bye. Katulad bay, mo, bay, may anak. May anak. May anak. Ah, kala ko. Siguro sa kanya. Bay, para sa akin. Well, for me naman kasi, bilang isang member ng LGBTQA+ community at nagkaroon ng isang anak, sa paningin kasi ng ibang tao, lalaki at babae lang talaga ang nilalang ng Diyos. And of course, kami din naman kasi may puso. Of course, nasasaktan kami. Umiibig din kami. So, first and foremost, talagang ang masasabi ko is, mapapayo ko sa inyo is, pag nagmahal kayo, dapat piliin nyo yun yung taong nagmamahal din sa inyo. Kasi, at the end of the day, at masasaktan ka at iiwanan ka niya, at least kahit papano, na-prove mo sa sarili mo na kaya mo yung ginagawa ng totoong lalaki or straight na lalaki sa ginagawa natin katulad namin member ng LGBTQA+ community. Yes. For me naman, as ang mapapayo ko lang sa mga anak na may anak na LGBTQ, siguro kailangan mo muna talagang i-respect yung sarili mo para mag-gain mo yung respect. Mahirap kasi yung may ako bilang isang anak na LGBTQ, kasi may kapatid din ako na LGBTQ, siguro para sa akin, wala na ako, para sa akin mas maganda kasi ang hirap na tayo ang binabastos kasi sa labas na sinasabi nila na bakla, bayot or whatsoever na malandi. Kailangan muna natin irespeto yung sarili natin sa loob, sa sarili natin para makagain tayo ng respeto ng ibang tao. Ganun lang yun. Huwag natin hingin or i-please ang mga tao na nakapaligid na sa atin na irespeto tayo. Basta unahin muna natin yung sarili natin na irespeto. Self-respect. Yes. Oh, unahin muna yung sarili natin. Okay. So dalawa na lang siya. So dalawa na. Time pa. Alam mo, gusto mo ba? Kanina ka pa nakatawa. I think you done. Wala ka na? Mm-hmm. Lagi mo sa buhay. Plano ko sa buhay, parang ganun na rin yung pangarap ko sa buhay. Yung ang plano ko lang naman sa buhay is, yun nga, diba, gaya ng sabi ko, mabigyan ng magandang buhay yung anak ko bilang isang single parents. And mabigyan din ng mga kaunting negosyo yung pamilya ko. At yung mga kapatid ko. So ikaw, Be, anong plano mo sa buhay? Plano mo daw sa buhay? Ang dami kong plano sa buhay. Kasi ang plano ko naman sa buhay sana makaano ako. Makatama. Ataban mo yung magiging doktor mo. Sana makapasa ako sa exam. Yes. Makapasa ka din. Makapasa ka din, Be. The last question for you. Dahil wala na, ako nang bubuhay. Ah, okay. Binalik pa no. Bilang isang broken family, mahirap po ba wala kang asawa? Para sa akin is bilang isang broken family, gaya nga ng sinasabi ko, 'di ba? Hindi naman mahirap magkaroon ng walang asawa, walang partner sa buhay. As long as may paninindigan ka sa sarili mo, magagampanan mo 'yung obligasyon mo sa pamilya mo at sa syempre sa mga magulang mo at sa pamilya mo. Of course, na lagi naman nakasuporta sila sa akin. Ako naman siguro may papayo ko sa mga broken family kasi hindi ako broken family eh. Oo. Ano tawag doon? Buo, di ba? So, yung mga buo tayo, di ba? Yung buo, sa akin naman, may papayo ko. Hindi ibig sabihin na broken family na kayo is mahirap or malungkot. Kasi, siguro nga, intindihin lang natin siguro yung side ng bawat isa na kung ano yung pinagdadaanan nila. At saka, huwag natin sisihin, lalo na sa mga anak, anak din ako, lalo na sa mga anak na nagkahiwalay ang kanyang parents, huwag yung sisihin ng bawat isa sa kanila. Siguro nga lang,
umabot lang siguro sa ganun dahil nirespeto ni din nila yung isa't isa. Ganun lang yun. At tanggapin nyo, magiging happy kayo at magiging malaya kayo sa sarili ninyo kung tatanggapin nyo lahat ito. Hindi kayo kulang to think na marami din nagmamahal sa inyo. Hello guys, thank you so much pala sa aking special guest na si Joey Pascual. Ang kanyang YouTube account as same as yung name niya, Joey Pascual. And of course, ang ating special guest na si Michael Juarez. And thank you so much po sa suporta. At ayan na po, hopefully po lahat ng pinadala niyong questionnaire ay nasagot po namin. At nasagot ko po at nasagot ng mga guests ko. At maraming salamat po pala sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa mga kaibigan ko, kakilala ko, kamag-anak ko, especially sa mga magulang ko. Thank you so much po sa suporta. So, bye-bye guys! Thank you so much! Salamat po! Bye-bye, sponsor! Bye! Thank you guys, maraming salamat. Please subscribe.